mga kabuddies, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jaya and for today's video po ay ituturo ko po sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag may sipon at ubo ang aking mga alagang aso. Pero bago yan, dahil bago lang ang aking YouTube channel, i-like na yan at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. Ayan mga kabuddies, bago natin simulan, pag-usapan muna natin kung paano ba nakukuha ng mga alaga nating aso or paano ba siya nahawa ng ubo at sipon. First, marahil ay nahawa sila sa mga nakasama nilang ibang aso. Second naman, dahil din sa pabago-bagong panahon natin, minsan umiinit, minsan lumalamig. At ano-ano nga ba ang mga sign nito mga kabuddies? Mapapansin nyo sa mga alaga nating aso, minsan clear or may basa yung ilong nila or minsan bumabahing naman sila, at kung kadalasan naman kapag lumalala na ay talagang may lumalabas na nag-green na sipon sa mga alaga nating aso. Kaya ituturo ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para maiwasan ito. Ayan mga kabuddies, bali, ito lahat yung ginagamit ko sa mga alaga kong aso tuwing magkakaubo at sipon sila. First, ang ginagamit ko is Broncure. Ito yung tura niya mga kabuddies. Wow! Focus ba? Yan. Bali, ito mga kabuddies, yung Broncure ay pwede rin sa mga alaga nating pusa, ibon, at saka mga rabbits. Nasa box niya naman nung dosage nila kung paano nyo sila papainumin mga kabuddies. And then, ito ay 60 ml. Nabili ko siya bali ng 199. Mga ganun mga kabuddies. And then, minsan naman kasi mga kabuddies, dahil nga sa sinabi ko sa inyo kanina, pagkapabago-bago yung panahon, minsan, lumalala talaga yung mga sipon. Yung sipon ng alaga kong aso. Yung may lumalabas na talaga na kulay green. Kapag ganyan, bukod sa Broncure mga kabuddies, ay ginagamitan ko na rin siya ng nebulizer. Yung etong nebulizer na ito mga kabuddies, yung ginagamit din sa mga baby natin, ha? Sa mga may anak na rin dyan, kaway-kaway. Yan, alam po nila kung paano gamitin ito. Same lang din po, bali mga kabuddies. Ito po yung nilalagay, sodium chloride. Ayan po. Wow! Ayan po itsura niya mga kabuddies. Nabili ko siya na, sa pagkakaalam ko, 100 plus lang. Nabibili siya sa Mercury Drugs. Yan. And then, eto mga kabuddies, ang nebulizer po ay ginagamit ko po twice a day. Umaga tsaka gabi, maximum of 10 minutes po. Umaga tsaka gabi. And ngayon naman po mga kabuddies, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagamit. Para may idea po kayo. First mga kabuddies, ganito po ang itsura niya. Ayan. Ito po yung nebulizer. Pambata, sa pambata, pwede rin po sa mga alaga natin aso. Ito ha mga kabuddies. Mga kabuddies, disclaimer lang po, hindi po ako professional. Itong lahat na tinuturo ko po sa inyo is based on my experience lang po. And lagi po akong, like ko po kasi pinapacheck up yung mga aso ko pagka, alam niyo po, OA po kasi ako pagdating sa kanila. So, humingi po kagad ako ng advice sa vet po nila, kaya nalaman ko po na pwede po pala yung nebulizer. Omae wa mou shindeiru. Vlog ako, te. Sige ako na, kakat ko, ano? Kakat ko sa aso, ano, anong problema? Hagi, ano? Ano? Hagi, ati, so. Kasi ano, Angel, bigyan mo kasi ATM ng ano? Yung marami pa sarap. Yung salad ba yun, nung ganon? Tingnan mo kung ano. One eternity later. Ay, ngayon. Ayan mga kabuddies. So, eto na po yung nebulizer. Eto, pagtatapatin lang po natin dito. Okay lang po yung sample niya. Ayan. Then, eto po. Open lang natin. Ito
po natin ilalagay yung sodium chloride. Ganito lang po yan, mga kabadis. By the way, mga kabadis, kung napapansin nyo, nagmumoy siya. Kasi ito po ay iniiwan ko lang po sa rep. Bawal po siya sa mga may init na lugar. Hindi rin po sa freezer, mga kabadis, ha? Sa rep lang po sa baba. Yung saktong lamig lang po. And then, dito po siya tutusukin. Hindi po siya natatapon. Hindi rin siya nabubuksan. Ang paggamit po sa kanya, mga kabadis, dapat po ay meron kayong syringe. Yan po. May pantusok po siya sa taas. Yan. Yung meron pong tusok. Pinakabit ko lang po. Kaya lang, mga kabadis. And then, itutusok ko na po dito. Oh! Ako, mga kabadis, kasi dahil ang maximum lang po is 10 minutes, tinatansya ko na lang po kung gaano po karami, ilang ml po yung ilalagay ko. So, ako po, natansya ko na po kasi siya nasa 1.0 ml po. So, yan lang po karami. Sasakto na po siya ng 10 minutes. Tapos, dito po mga kabadis, ilalagay lang siya. Yan na. Okay lang po. And then, that's it. Bubuksan ko na po. Para makita niyo po. Medyo maingay ito mga kabadis, ha. Ang kaya po. Kaya po ang tsura niya. May lalabas na uso. Ayan po, parang baby lang. Sample lang ko po kayo. Meron akong asong bumabahing-bahing na, kaya naisipan ko pong i-content ito. Malit! Baby, come here! Come here, baby! Come on, baby! Ikaw, baby! Ito. Ito lang po. Tatapat nyo lang po siya. Ayan, ganyan. Ayan lang po. Kapalit ba? Eh, mga kabadis. Gaya na po yung tsura niya. Yun, mga kabadis. Bali, i-insert ko na lang sa last portion ng video ito yung sample ng video na talagang ginagamit namin ng nebulizer noon pa sa mga alaga kong aso. At talagang masasabi kong effective ito dahil gumaling sa ubo at sipon ang mga alaga kong aso. Go doggy. Tama? Nilagay namin sodium chloride, ma. Bigyan namin sa may isang bata. Papatay na lang po nung One eternity later. So, ayun mga kabadis, sana po ay may natutunan kayo sa video ito. And kung may suggestion man po kayo, comment down below lang po. And bago po matapos ng video ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye! Say bye! Halit, bye! Bye!